Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa buhay at lakas na binibigyan na sa atin sa umagang ito. At muli po ay papasalamat tayo sa Panginoon sa isang pribilehiyong muling tayo makapag-aral ng kanyang mga salita. At patuloy na maibigay natin ang lahat ng ating mga ginagawa sa pangalan ng ating Panginoon. At sa oras na ito po ay mula po dito sa Distrikto Marinduque sa pangunguna po ng aming District Supervisor, Ma'am Rebecca Quijada. Ako po si Sister Sophia Olores, sa pangunguna po ng aking asawa, Pastor Sinando Olores, mula sa Doropate, Tungib, Benavista, Marinduque. At sa pagkakataong ito po ay nagpapasalamat tayo sa muling pagkakataon na narito tayo upang muling mag-aral ng salita ng ating Panginoon. At bago po tayo magpasimula, hayaan po natin magbigay tayo ng ating papuri sa ating Diyos. Awitin po natin ang ating awit upang tayo magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise your name, Jesus. Hallelujah. Purihin ang ngalan mo, purihin ka, Jesus. Purihin ang ngalan niyo, purihin ka, Jesus. Sumasamba sa'yo, nagpupuri sa'yo, ang puso ko'y gawing tahanan niyo. Iniaalay sa'yo, inilalaan sa'yo, purihin ka, Jesus. Purihin ang ngalan niyo, purihin ka, Jesus. Yes, Lord. Purihin ang ngalan niyo, purihin ka, Jesus. Sumasamba sa'yo, nagpupuri sa'yo, ang puso ko'y gawing tahanan niyo. Inialay sa'yo, inilalaan sa'yo, purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Tayo po'y manalangin, aming Ama, aming Diyos. Salamat sa panibagong magang ito na pinagkaloob mo sa amin, na kami ay binangon mo may kalakasan at buhay na aming taglay ngayon na makapagbigay ng aming mga papuri at pagsamba sa inyo. Ngayong umaga ay nagpapasalamat kami na binigyan mo rin po kami ng pagkakataon makapag-aral na yung mga salita. Hayaan mong patuloy mo kaming biyayaan ng kaalaman nagmumula sa inyo. Maging kalakasan namin ang iyong salita na aming mapag-aaralan at pagpalain mo ang bawat isa na makikinig at manonood ng pag-aaral na ito, O Diyos. Maranasan ang iyong pagkilos sa pamamagitan ng mga salita mo na aming mapapag-aralan ay maging kalakasan namin ito upang maging patuloy na sandigan namin sa paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Salamat sa iyong katapatan at pagpalain mo kami, maging ang iyong abang lingkod, O Diyos. Pagindapatin mo ako, O Diyos, anong bagay ang aking mga karumihan sa iyong harapan, patuloy mo akong tulungan, Panginoon. Pagindapatin, maranasan ang iyong pagsama, banal na Espiritu. Salamat sa inyo, O Diyos. Sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ay mula sa Aklat ng Kolosas 3, chapter 3, verse 23 to 24. Sabi po dito sa Aklat ng Kolosas 3:24, sabi po dito, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban na walang nawaring hindi sa tao't kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Alam natin ang, hanggang 25 po, alam naman ninyong gagantimpalaan kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak.
sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ay paano ba natin siya mapaparangalan sa ating mga ginagawa. Una po ay dapat nating gawin ang nais niya ng buong puso. Ibig sabihin, gagawin natin ang nais ng Panginoon o ang lahat ng ating ginagawa ay yung buong puso nating ginagawa. Hindi po yung nagkukunwari lamang po tayo. Hindi po yung nais lamang po nating makita na tayo gumagawa sa kanyang ubusan. Hindi po lamang nais na gawin na sa ikararangal lang ng tao o ng ating mga sarili, kundi doon sa ikararangal ng ating Diyos. Sabi po dito sa Epeso 6:5. Tingnan po natin ang Epeso 6:5. At patuloy po nating maunawaan kung paano natin mabibigyan ng parangal ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Sabi po dito sa 6:5, mga alipin, sundin ninyo ang inyong Panginoon dito sa lupa ng buong galak, takot at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakakita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y naglilingkod o dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. At nakita po natin talagang ang paggawa po natin o maging sa ubasan ng ating Panginoon ay hindi ito po sabi dito ay kusang loob. Ito po ay hindi po ito ginagawa lang natin na kapag may nakikit o may nakakakitang tao. Yung ginagawa natin ito may nakakakita man o wala ay ang ating Diyos, ang ating pinararangalan. Ginagawa po natin ang mga bagay, anumang bagay ito, ay ito'y ginagawa natin dahil sa Panginoon. Hindi sa hangad lamang natin na makita na tayo po ay gumagawa. Kundi ginagawa natin ito dahil ang Panginoon ang nakakakita sa atin. Sabi nga dito, anuman ang ating ginagawa, ay gagawin natin ito ng buong puso. Hindi po ito nagagawa natin dahil makita lamang na tayo ay mabigyan natin ng karangalan ng ating mga sarili. Ginagawa natin ito dahil sa Panginoon. Ginagawa natin ito ng buong puso at may mabuting kalooban. Sa 7 po ay, maglingkod kayo na may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. Lagi po nating tandaan sa mga ginagawa po natin, maging sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Hindi po sa tao tayo naglilingkod. Ang Diyos po ang lagi nating maparangalan. Mabigyan natin kaluguran ng ating Diyos. Mabigyan natin ng parangal ang ating Diyos. Maglingkod po tayo nang hindi sa tao nagpapakita ng ating mga ginagawa. Bagamat gumagawa tayo na ang tao ang nakakakita, lagi po nating isipin, hindi po natin maitaas o mabigyan parangal ang ating sarili sa ating mga ginagawa. Sapagkat nararapat na laging sa lahat ng pagkakataon, lagi po natin tandaan ang Diyos yung ating maparangalan. Ito'y gawin po natin ng buong puso, hindi napipilitan lamang. Hindi natin ginagawa ito na meron lang tayong sinusunod na tagapanguna. Ginagawa natin ito upang ang Diyos ay ating lubos na mapaluguran at mapaglingkuran. Ginagawa natin ito ng buong puso. Sabi pa sa pangalawa, huwag hangarin na tayo ang matanyag. Dito po sa Lucas 22, verse 24 to 26. Lucas 22, verse 24 to 26. Nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang kikilanling pinakadakila. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang mga ngahari sa mundong ito'y pinapanginoon ng kanilang nasasakupan. At ang mga may kapangyarihan ay napatatawag na mga taga-tangkilik nila. Ngunit hindi gayon sa inyo, sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na siyang pinaka
pinakabata at ang namumuno'y tagapaglingkod. Sino ba ang higit na dakila, ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama-sama ninyo bilang isang naglilingkod. Makikita po natin dito na maging ang ating Panginoon ay naging mabuting halimbawa na siya hindi nalagay sa paglilingkod na siya yung dinakila, na siya ay kasama-sama natin o kasama-sama dito bilang tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. At dito ay makikita na natin na yung mga alagad po ay nagtalo-talo kung sino yung pinakadakila sa kanila. Pero sa paggawa po natin sa ating Panginoon, hindi natin kinakailangan tayo yung madakila, kundi hindi natin kinakailangan tayo yung maparangalan, kundi ang ating Panginoon. Siya lamang ang dakila sa lahat. Mabigyan po natin kaluguran ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating gawa. At huwag yung ating mga sarili. Huwag yung ating mga sarili ang matanginyag. Huwag po nating hangarin na tayo yung mabigyan ng parangal. Huwag po nating hangarin na tayo yung makilala, kundi ang makilalang lubos ay ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga gawa. Maparangalan siya sa ating mga gawa. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat at siya yung gaganti sa lahat ng ating ginagawa. At dito po sa sunod, sabi dito, gawin natin ang lahat upang masunod ang kanyang kalooban. Sabi nga po sa Matthew 6:21, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas, kundi yun lamang tumatawag sa kanya o sumusunod sa kanyang kalooban. At tunay nga po na yung ating mga gawa ay maipailalim lang lagi natin sa kalooban ng Diyos. Huwag po tayong gumawa ng nais damang natin o nais o saang ayon lamang sa ating kalooban. Lagi pong ipagkatiwala natin yung ating mga gawa, pinaplano sa pamamagitan ng kalooban ng ating Panginoon. Kasi sabi po doon, yung tumatawag lamang sa Panginoon ang siyang tunay na sumusunod. O yung ang sumusunod lamang sa kalooban ng Panginoon ang tunay na maliligtas. Maranasan po natin sa lahat ng ating ginagawa ay ang Diyos ang laging maparangalan. Ang kalooban niya ang masunod sa ating mga buhay, hindi yung mga sarili po natin. At ang Diyos po ay nakalaan na gumanti sa lahat ng ating mga ginagawa. Hindi man po natin ito gawin na matanyag ang ating mga sarili, ang Diyos yung nakakaalam ng lahat ng bagay. At ang Diyos lagi ang maparangalan sa ating mga buhay. Bilang mga Kristiyano po ay hindi na po natin hinahangad ang tayo po ay matanyag sa ating mga buhay, kundi ang hinahangad po natin ay lagi nating maparangalan ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa. Itaas po natin ang ating Panginoon sa ating mga paglilingkod. Maranasan po at makita ng mga bawat mga nakapaligid sa atin na ang Diyos po ang napaparangalan sa lahat ng ating mga ginagawa. Sabi nga po dun sa ating binasa, anuman po ang ating ginagawa, sabi po doon ay gawin ninyo ang nang magaan sa kalooban na waring hindi sa tao kayo naglilingkod kundi sa Panginoon. Alam naman ninyong gagantipalaan kayo ng Panginoon, tatanggapin ninyo ang nilaan niya sa kanyang mga anak. Lagi po natin tandaan, ang Diyos po ay may nakalaang gantimpala sa bawat sumusunod sa kanya na laging napaparangalan ay ang pangalan ng ating Panginoon. Hindi po natin kinakailangan makita na tayo po yung naiitaas. Hindi po natin dapat mailagay sa ating mga sarili na, oh, kaya ko ito, ako mas marunong ako sa kanya, mas nararapat ako sa kanya. Lagi po natin tandaan, ang ating mga paggawa ay hindi po sa pamamagitan ng ang ating mga sarili ay maitataas. Ang paglilingkod po natin sa ating Panginoon, lagi nating ilagay sa puso natin na ang Diyos ang maitaas sa ating mga buhay. Salamat po sa Panginoon, yung pong paglilingkod po natin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Siya ang gaganti ng lahat ng bagay na ating ginagawa. Sabi dun sa Efeso 6:8, sabi po doon, yan po natin ang Efeso, muli sa Efeso 6:8.
Sabi po dito, sa 8, sapagkat alamin niyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa nino man, palipin man o malaya. Salamat po sa Panginoon. Lagi po nating maranasan na ang Diyos po ang mataas sa ating mga buhay. May mga pagkakataon pong hindi napapansin yung ating mga ginagawa. Pero ang higit na nakakaalam ng ating mga paglilingkod ay ang Panginoon. Kaya sa buhay po natin, hindi na kailangan na maipakita sa kahit kanino yung mga ginagawa nating paglilingkod para sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ang nakakaalam at Siya ang gaganti sa lahat ng ating ginagawa. Bilang mga tunay na Kristiyano, hindi po hinahangad ng bawat isa sa atin o hindi na po dapat hangarin ng bawat isa po sa atin na tayo ay makilala o makita yung ating mga ginagawa, kundi ang makilalang lubos sa ating mga paggawa ay ating Panginoon. Mabigyan po natin ng parangal ang ating Diyos, mabigyan po natin ng kaluguran ng ating Diyos, magawa po na natin ng buong puso ang ating mga paglilingkod sa ating Panginoon. Magawa po natin ang ating mga paglilingkod na hindi ang hangad ay mataas ang ating mga sarili, kundi ang maitaas ay ang pangalan ng ating Panginoon. Masunod po natin lagi ang kalooban ng Diyos, sapagkat sabi doon, sino mang sumunod sa Kanya ay may gantimpalang nakalaan para sa atin. Salamat po sa Panginoon, hindi hinahayaan ng Diyos atin na tayo po ay malagay sa paglilingkod na hindi nararapat sa Kanya. Lagi po natin tandaan, yung Diyos po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Nais po ng Panginoon sa lahat ng ating kinagawa, lagi nating maparangalan ang ating Diyos. Ano man ito, mga bagay ito na pangpamilya, mga bagay ito na sa paglilingkod natin sa church, minsan ay may mga pagkakataon hindi po napapansin yung mga ginagawa natin ng ating mga tagapanguna, pero may higit na nakakaalam ng ating mga paglilingkod. May higit na nakakaalam ng ating mga ginagawa para maparangalan ng ating Diyos. Hindi po natin dapat maisip, ay hindi ako napansin. Hindi ako nabigyan ng papuri. At yun po yung nais ng Panginoon. Hindi natin dapat maitaas ang ating sarili. Hindi po natin dapat mabigyan ng kaluguran ang ating mga sarili, kundi ang ating Panginoon ang mabigyan natin ng kaluwalhatian. Kagaya po nung nakalagay sa aklat ng Kolosas na nagtalo-talo yung mga alagad kung sino yung pinakadakila sa kanila. Pero ang sabi ng Panginoon ay hindi yun nararapat, kundi yun ang dapat natin gawin ay makita natin na ang Diyos po yung napaparangalan sa ating mga buhay. At hindi po natin gagawin ang mga bagay na ginagawa natin upang maitaas lagi na ang atin yung ating mga sarili. Sapagkat maging ang ating Panginoon sa ating mga paglilingkod, ginawa din niya nung siya nandito pa sa lupa, ginawa niya din po yung siya nagpapakababa. At sabi nga po ay mapalad ang nagpapakababa sapagkat ang Diyos yung nagtataas. At maranasan lagi po natin ito. Hindi sa bahagi na tayo po ay natanyag sa ating mga ginagawa, sapagkat ang dapat nating maibigyan ng karangalan at pagdakila ay ang ating Panginoon. Salamat po sa Diyos. Purihin po ang Panginoon sa ating mga buhay. Hayaan po natin, sabi nga po sa talatang ating binasa, anuman po ang ating ginagawa, gawin natin po ito na may pagdakila sa ating Diyos, may karangalan sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa iyo. Salamat sa inyo, Panginoon, at maranasan po lagi natin ito. Hallelujah. Salamat po sa pagkakataong ito at patuloy na ang pagpapala ng ating Diyos ay sabagana sa bawat isa. Labat po sa Panginoon at hayaan po natin na lagi po natin tandaan. Ano man ang ating ginagawa, gawin po natin ito ng buong puso, nawari hindi tayo sa tao naglilingkod, kundi sa Diyos na nakakakita sa atin. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyo, O Diyos, sa iyong pagkakataon na binigay sa amin na muli kami makadulog sa inyong harapan. Sa oras na ito'y patuloy po kaming dumudulog sa iyong biyaya, sa iyong banal na trono upang kami ay makaranas ng mga pagpapalang laan mo para sa amin.
Hayaan mong patuloy mong pagpalain ang bawat isang narito, saan man sulok ng mundo, Panginoon, sa anumang lugar ng bansang ito ng Pilipinas at mula din, Panginoon, sa iba't ibang bansa na nanonood at nakikinig ng pag-aaral na ito, Panginoon. Hayaan mong ang patuloy mong pagkilos ay maranasan po ng bawat isa. Salamat po sa iyong katapatan. Dinadalangin po namin, O Diyos, sa umagang ito ang organization ng Door of Faith sa buong Pilipinas at sa ibang bansa, Panginoon. Patuloy na ang pagsama mo, pagkilos mo, Banal na Espiritu ay maranasan sa bawat iyong mga lingkod, sa bawat mga mananampalataya, O Diyos. Tulungan mo silang magpakatatag sa bawat mga tagapanguna, O Lord God. Dalangin po namin, O Diyos, sa umagang ito, palakasin mo ang bawat isa at patuloy magtulungan, Panginoon, na maranasan ang pagsama ng iyong Banal na Espiritu at lagi po namin kayong maitaas sa aming mga buhay. Magtiwala kami sa iyong magagawa at hindi lamang sa aming mga kakayanan, aming Diyos. Tangin po namin, Panginoon, ang aming Superintendent, Pastor Joseph Masaredo, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya. Patuloy na pagpapala, kalakasan ng katawan, kalusugan sa bawat pagkakataon, Panginoon, kanilang ginagawa, Panginoon, samahan mo sila, O Diyos. Salamat, Panginoon. Biyayaan mo sila, siya, Panginoon, ng patuloy na pagsama ng iyong Banal Espiritu, ang kagalingan sa anumang nararanasang karamdaman, O Diyos, at maging pagtutugon, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Salamat po, O Diyos, sa kanilang buhay, Panginoon, na ginagamit po, Panginoon, sa amin, Panginoon, sa bawat mananampalataya, sa bawat mga lingkod mo, Panginoon, upang kami, Panginoon, pangunahan, ang iyong biyaya ay sumagana, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ayon po namin, Panginoon, ang District 1 to District 9, Panginoon, bawat mga District Supervisor, O Lord God. Salamat sa inyo, Panginoon, nagtitiwala kami na kayo ang Diyos na kumikilos sa bawat mga distrito, Panginoon, mga District Supervisor, Panginoon, sa kanilang pangunguna sa bawat distrito, O Diyos. Patuloy na maranasan din, Panginoon, ang iyong pagkilos. Ano man, Panginoon, ang mga problemang dumarating, Panginoon, alam po namin na kayo ang Diyos na may katugunan, kalutasan, Panginoon, sa lahat, Panginoon. Salamat sa inyo, mga sa mga pangangailangan, Panginoon, higit, Panginoon, maranasan na yung paggawa, ang pagkilos mo at ang yung pagtugon. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Dalangin po namin, Panginoon, din ang aming District Supervisor, si Ma'am Bebe Rebecca Quijada, Panginoon. Lord, salamat sa buhay niya, O Diyos, na patuloy na ginagamit po mo sa lugar na ito upang maging tagapanguna po namin sa lugar na ito ng Marinduque, Panginoon. Hayaan mong pagsama mo sa anumang kanyang sa lahat ng kanyang pinupuntahan, Panginoon, ay maranasan niya, Panginoon. Ingatan mo ang kanyang kalusugan, bigyan mo siya ng lagi mong pagsama, ang iyong patnubay sumagana sa kanya, patuloy na kalakasan ng katawan ipagkaloob mo, Panginoon. Maging sa pangangailangan, kayo ang Diyos na magpala. Maging kanyang asawa at kanyang mga anak, O Lord, salamat sa inyo, Panginoon, sa buhay ng pamilyang ito na nararanasan lagi, Panginoon, ang biyaya, Panginoon, at pagtugon sa bawat pangakailangan, Panginoon, ay patuloy mong pinagkakaloob. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maging ang bawat ang buong Masaredo family, si Mami Mars, Lord God, dalangin din po namin si Ma'am Grace, Panginoon, Lord. Salamat sa inyo sa buhay ng buong pamilya, Panginoon, si Ma'am Never, Panginoon, Lord. Salamat sa inyo. Kami patuloy na nagbibigay ng mga dalangin para sa kanila, Panginoon, na ang pagpapala ay sumagana sa Masaredo family, O Diyos. Salamat sa inyo. Inadalangin din po namin, O Diyos, ang gaganaping worker conference sa lugar na ito ng Marinduque, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na sa gaganaping ito, Panginoon, ay Panginoon, ang buong team, Panginoon, ang katagumpayan, ang gawain ito at maitaas lamang ngayong banal na pangalan. Ang pagsama mo at pagkilos na yung Banal Espiritu ay sumagana sa amin. Salamat sa inyo. Diyos, maging gayon din pa, Panginoon, ang Foundation Day na gaganapin. Lord, dalangin po namin, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, muling pagdiriwang po namin, Panginoon. Pag-aalala ng iyong kabutihan, Panginoon, ng pagkatatag na iyong gawain, Panginoon, sa lugar na ito ng Marinduque. Hayaan mong kayo'y matanyag sa buhay, Panginoon, ng bawat isa at sa gawain ito, Panginoon. Nakilala po namin ng lubos at maitaas po namin, Panginoon, ang banal na pangalan, na kayo ang may akda ng lahat at ang gumawa ng lahat upang kami patuloy na maging matatag sa paglilingkod sa inyo. Salamat sa inyo, Panginoon. Dinadalangin din po namin ang may mga karamdaman, sino man sila, Panginoon, saan man sulok ng mundo, Panginoon, saan man lugar, Panginoon, maging sa bansang ito, Pilipinas,
maging sa bansa at iba't ibang bansa saan mang dako, Panginoon. Lord, abutin mo sila ng iyong pagpalang kamay. Bigyan ng kagalingan, Panginoon, sa anumang nararanasan, anumang karamdaman, kanser, mga karamdaman, Panginoon, na wala nang lunas ng gamot, Panginoon. Subalit naniniwala kami, Panginoon, na kayo ang aming dakilang manggagamot. Kayo ang mapaghimalang Diyos na aabot sa sino mang may karamdaman, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus, aming Diyos, salamat sa iyong pagpapagaling. Naniniwala kami na kayo ay Diyos na makapangyarihan at makakagawa, Panginoon, ng mga bagay na imposible. Salamat sa inyo, Panginoon, magin sa mga anak mo, Panginoon, nakakaranas na matinding problema, Panginoon, mga pagsubok sa buhay. Lord, nagtitiwala sa inyo na kayo yung Diyos na may magagawa. Kayo yung Diyos na nagbibigay, Panginoon, ng kalakasan, pagpapatuloy sa inyo, anuman ang sitwasyon na maranasan, pagkatiwala po namin sa inyo sapagkat kayo po ang nakakaalam ng lahat. Alam po namin, Panginoon, sa bawat mga nararanasang pagsubok, ang katagumpayan ay pagkakaloob mo sapagkat kami nananalig at kayo po yung aming sandigan. Salamat sa inyo, Panginoon, maging sa bahaging mga pangangailangan pinansyal, O Lord God, lalo tigit sa bawat mga simbahan, Panginoon, nangangailangan ng pagtayo ng church, pangbili ng lupa, Panginoon, mga pang-upa sa mga renta, Panginoon, ng mga pinagdarausan na yung gawain. Lord, salamat sa inyo. Kayong aming great provider. Hindi po kayo nagkulang kailanman. Sa bawat mga anak mo, Panginoon, ang ngayon ay may mga pangangailangan, patuloy po kaming humihiling ng tulong sa inyo. Kayo ang pong patuloy na aming inaasahan na Diyos na pinagmumula ng lahat. Kayo ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng aming mga kailangan sapagkat kayo ay Diyos na makapangyarihan at makapagpapala ng lahat ng aming kailangan. Napakabuti mo sa bawat isa, O Diyos. Salamat sa inyo. Salamat sa biyaya mo. I-bless mo ang bawat mga pastor, ang bawat mga tagapanguna, Panginoon, bawat mga lingkod mo, Panginoon, ang bawat mga mananampalataya. At ganyan din po ang nanonood ng or nakikinig ng pag-aaral na ito at maging ang pananalangin ito. Patuloy na dumudulog po kami sa inyo. Ang mga kasama po namin sa oras na ito sa aming mga pananalangin, sa inyo man sila, Panginoon, kayo nakakakilala, O Diyos. Ano man ang aming mga kalalagayan at sitwasyon, kayo nakakaalam. Bless